Live mula sa GMA Network Center, 20 taon ang nakatutok, 24 oras. Maghanda na Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng El Nino at tag-init, nabuo ang unang bagyo ng taon na ngayon pa lang ay nararamdaman na sa ilang lugar sa Bicol. Inuulan at hinahangin na rin ang ilang lugar sa Visayas, lalo't tinutumbok ng bagyong Aghon ang silangang bahagi nito. Naka-red alert na ang NDRMC, lalo't patuloy na nadaragdagan ang mga lugar na isinailalim sa signal number 1. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang malakas na ulan na sinabayan ng bugso ng hangin ang gumising sa ilang taga-Ormoc, Leyte kanina. Panahong ramdam din sa Tacloban, Leyte, na sinabayan din ng pagtaas ng mga alon. Umulan na rin sa iba't ibang bahagi ng Bohol tulad sa Tagbilaran, Loay, Carmen at Talibol. Gayon din sa Margarita, Samar at Dumaguete, Negros Oriental. Kansilado naman ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Virac, Catanduanes. Kaya pinababa sa Virac Port ang mga sasakyang nasa Roro na. Ang mga pag-ulan na yan sa Visayas, pati sa Mindanao at Bicol Region, ay dala ng Tropical Depression Aghon. Pero tila patikim pa lang lahat yan. Dahil bukas, maaari yang maging tropical storm. At sa Linggo, Lunes, posibleng maging matindi o severe tropical storm at pwede pang lumakas bilang typhoon. Sa Martes naman ito, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, maaaring magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. So parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1x1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha, tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na mag-rise or umapaw. Yung direct effect ay mostly talaga dito sa may Eastern Visayas and Mindanao, pero inuulan na rin po ng ilang bahagi ng mga nabanggit natin na lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At hanggang Mindanao, ramdam ang epekto ng bagyong Aghon. May mga pinatumba na ng hangin sa Surigao City. At nakatutok doon live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Yes, Vicky, alas 4:45 ng madaling araw nang maramdaman ang malakas na buhos ng ulan at hangin dito sa Surigao City. Ito ay matapos ideklara ng PAGASA na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Mula sa mahinang pag-ulan, naramdaman ang bagyong Aghon dito sa Surigao City nang biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Natumba ang estanteng ito sa boulevard dahil sa malakas na hangin. Saglit ring nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Mga isla sa Siargao, Ingonman, Lanawan at kuryente. Tumaas din ang alon sa dagat. Bago nito, alas 2 ng madaling araw, idineklara na ng PAGASA na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na pinangalan ng Aghon. Matapos isailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ng PAGASA, ang Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands, agad na nagpatupad ang Coast Guard Surigao del Norte ng pansamantalang suspensyon ng biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat mula sa mainland Surigao patungo sa mga naturang lugar. Kabilang sa stranded ang pamilya ni Marilyn na mula pa sa Danau, Cebu. Magbabakasyon sana sila sa Dinagat Islands, ngunit malakas na ang ulan at hangin nang dumating sila sa Surigao City. Suroy, bakasyon, island hopping, di ka nang nagsakay na may barko nga. Kahibaw may nailo pressure. Pero tutuloy pa rin kayo? Tutuloy. Sayang ang kuan. Sayang amo ang kanang gipang reserve. Sa monitoring ng Surigao CDRRMO, walang naitalang mga barangay na binaha dahil hindi rin nagtagal ang malakas na ulan. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood-prone areas, landslide-prone areas. So
So far, negative naman po. Sa Midsaya, Cotabato naman, malakas na ulan din ang naranasan kaninang umaga. Vicky, bagamat panakanaka na lang ang pag-ulan sa ngayon dito sa lungsod ng Surigao, ay hindi pa rin inalis ng Coast Guard ang suspensyon ng biyahe ng mga sasakyang pandagat habang nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa probinsya. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Umulan din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bandang alas 2 ng hapon kanina, bumuhos sa malakas sa ulan sa bahagi ng EDSA North Avenue MRT Station. Nagkaroon din ng gutter deep na baha sa ilang bahagi ng EDSA, kaya lalong bumigat ang dali ng trapiko. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila ay dahil sa trough o bahagi ng mga kaulapan ng Bagyong Aghon. Hanggang isa't kalahating oras na brownout ang naranasan ng libu-libong customer ng Meralco at iba pang electric cooperative sa Luzon at Visayas kagabi. At sa Hunyo, taas singil sa kuryente naman ang kanilang dagdag kalbaryo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang bahagi ng Imus, Cavite, walang ilaw ang hilera ng mga establishmentong ito kagabi. Ang buwan at ilang kandila ang nagsilbing liwanag ng mga residenteng nasa bahay nila. Nagsindi rin ang kandila ang ilang residente ng Pasig, habang nabalot ng dilim ang ilang kalsada sa Antipolo. Ilan lang sila sa 487,000 Meralco customers na naapektuhan ng magpatupad ng rotational brownout dahil kulang na ang supply ng kuryente. Isa hanggat isa't kalahating oras tumagal ang brownout sa ilang lugar sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. Gabi na kaya di na naasahan ang Uninterruptible Load Program o ang kuryenteng di gagamitin ng mga malalaking business establishment. Yung mga commercial establishments po kasi marami sa kanila sarado na. So wala ka na talagang mapagkukunan in terms of the ILP. So pag ganun na situation at kinakapos ka pa rin, then you have to shave demand. Daing tuloy ng ilang negosyante sa Quezon City, nawalan sila ng dagdag kita dahil napilitang magsara ng maaga bandang alas 8 kagabi. Nang inayang kasi sayang din eh. Mabilang pa ako ng 5 tray. Marami rin sa mga customer ng mga electric cooperative sa Luzon at Visayas ang nawala ng kuryente kahapon. Sabi ng Department of Energy, meron na namang nag-forced outage o biglang nasirang planta, habang ang ilang planta, partikular ang hydropower plants, kulang ang naisupply. Sumabay na naman ito sa pagtaas ng demand dahil mainit pa rin ang panahon. Wala pang nilalabas na resulta ang Energy Regulatory Commission sa imbestigasyon nito sa mga biglang nasirang planta sa kataasan ng demand sa kuryente noong Abril. Ang DOE naman, magsa-site inspection na raw sa mga plantang lagi na lang nasisira o hanggang ngayon, sira. Hahanapan namin kung ano talaga yung mga posibleng naging causes ng kanilang outages. Posible pa rin ang kakulangan sa supply at reserbang kuryente sa mga susunod na araw, sabi ng DOE. Para sa mga customer ng Meralco at electric cooperatives, isa lang ang ibig sabihin nito. Posible pa ang muling pagtaas ng singil sa June billing. Since Meralco, among the many distribution utilities and electric cooperatives operating in the grid, procure part of their supply in the spot market, then there is really that possibility of buying power at a more expensive rate and which will eventually impact on the overall generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na katutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si MNLF founder Nur Mizwari at limang iba pa para sa kasong graft. Lusot naman sila sa kasong malversation. Nakatutok si Joseph Morong. Matapos ang mahigit dalawang dekadang pakikibakan, ihiwalay ang Mindanao sa bansa nang itatag niya ang Moro National Liberation Front at ng 1996 peace agreement na tumapos dyan. Umupo si Nur Mizwari bilang gobernador ng dating Autonomous Region and Muslim Mindanao noong 1996. Pero sa kontrobersiya, nagtapos ang kanyang pamumuno. Sa huling dalawang taon niya, noong 2000 at 2001, nagkaroon ng mano ng ghost delivery sa DepEd Arm ng mga information and technology package galing sa dalawang kumpanya na nagkakahalaga ng kabuang 77 million pesos. Naharap siya at ilang DepEd at COA officials sa kasong graft at malversation sa pamamagitan ng pamamake ng pampublikong dokumento. Kanina, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Mizwari at limang iba pa sa graft o paglabag sa Republic Act No. 1319
Dahil walang public bidding at nag-canvas lamang ng mga supplier, pinaboran o umano ni Miswari ang paglalabas ng 31 million pesos ng DepEd arm sa isang kumpanya. Nakipagkunsyabahan umano si Miswari para mangyari yan dahil inaprubahan niya ang ilang dokumento tulad ng mga purchase order para sa isang 46 million peso transaction. Hinatulan si Miswari at mga kapwa akusado ng 6-8 taong kulong at habang buhay na ban sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon. Lusot naman sila sa kasong malversation through falsification of public documents. Kulang umano ang ebidensya para patunayan ang mga ginawa niya ay nauwi sa pagbubulsa ng pampublikong pondo ng isang individual. Anito, kinumpirma ng mga testigo na sa sumunod na gobernador naka-address ang alokasyon ng pera at tapos na ang termino ng Miswari na mangyari ang pagbabayad sa proyekto. Paglalaan lamang ng pondo ang nangyari sa panahon ni Miswari at nagkapera na lamang para sa mga proyekto sa termino ng sumunod na gobernador. At dahil hindi kumpleto ang mga dokumento sabi ng korte, hindi masisiguro na may kinalaman si Miswari at ang kasunod na gobernador sa paglabas ng pera. Dahil lusot sa kasong malversation, iaapela ng kampo ni Miswari ang guilting hatol sa kasong graft. Without the conviction on malversation, these two charges of violation of RA 3019 do not have any leg to stand on. Wala dito sa Sandigan Bayan si Chairman Miswari nang hatulan siya ng korte. Dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay nagmosyon siya sa korte na gawin na lamang ito sa pamamagitan ng video na pinayagan naman ng Sandigan Bayan. Sa halip, ang anak ng 85 years old na si Miswari ang dumalo. Because of old age, it's going to be very difficult for him to travel even to Manila. At dahil pwede pang iapela, hindi agad ikinulong si Miswari at iba pang akusado. Dinoble na lamang ang 60,000 na piyansa ni Miswari at iba pang hinatulan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Nakabantay na rin ang Philippine Navy sa dulong hilaga ng Pilipinas dahil sa mga armadong warship at aircraft ng China na nasa palibot ng Taiwan. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang armadong Chinese warship at ilang fighter aircraft ang nasa palibot ngayon ng Taiwan para sa 2 araw na military drills. Ang layo ng China, sukatin ang kakayahang sakupin at atakihin ang mga strategic areas ng Taiwan na itinuturing ng China na kanilang probinsya. Parusa raw ito sa separatist acts ng Taiwan. Ilang araw matapos manumpa si Taiwanese President Lai Ching-te, nanawagan si Lai na itigil na ng China ang kanilang pananakot. Wala pang 400 kilometro ang Taiwan mula Batanes, kaya nagbabantay din ang Philippine Navy sa Northern Luzon. We do not want to speculate, but we are also on our end monitoring the situation. Anything that transpires around us should be watched keenly and observed because it may or may not have an effect on us. Namataan naman malapit sa baho ni Masinloc o Panatag Shoal ang Chinese Coast Guard Vessel 5901, isa sa pinakamalaki nilang barko. Yan at Chinese Coast Guard Vessel 5203 na bumangga rin sa isa sa mga resupply ship ng Pilipinas noong Oktubre. Ang ipinost ng security expert na si Ray Powell na papasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas para magpatrol umano. Mula 2012 pang hindi na umaalis sa loob ng Panatag Shoal ang barko ng China na nagtataboy pa sa mga mangingis ng Pinoy na papasok sa loob. It is 50 nautical miles from Scarborough Shoal, from Baho de Masinloc. The actions, the response will be at the NTFWPS level. It's a Chinese Coast Guard ship and there will be appropriate response from the NTF, most likely the Philippine Coast Guard. Bago nito ay iniutos ng China ang pagdetine sa sino mang hindi Chino na tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat. Sagot ng Defense Department. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Such behavior is not only a violation of UNCLOS, but also a violation of the precepts of the United Nations Charter. Sa gitna ng banda ng China, kailangan daw paigtingin ang kakayahang pumalag sa sinumang bansa para magdalawang isip ang China kung may plano mang umatake. Ayon kay Secretary Teodoro, ang hangarin na makamit ang deterrence laban sa mga panlabas na banda ay isang misyon na hindi tumitigil at kailangan ng patuloy na pagdagdag ng military equipment, kakayahan at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa.
Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maging handa po sa maulang weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa bagyong Aghon. Sa latest bulletin ng PAGASA, nakataas ang signal number 1 sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kasama ang Tikaw Island, Burias Island at Quezon Province. Gayun din sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, kasama ang Camotes Islands, Bantayan Island at Bohol. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao. Bukas, Grande Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte. Paghandaan po, malalakas na ulan at bugso ng hangin. Huling namataan ang sentro ng bagyong Aghon sa layong 135 kilometers northeast ng Ginatuan, Surigao del Sur. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung hindi magbago ang ganitong bilis at direksyon, posibleng mag-landfall o tumama ang bagyo sa bahagi ng Eastern Samar o Dinagat Islands bukas ng umaga. Posibleng magkaroon pa yan ng ikalawang landfall sa southeastern portion ng Bicol, maaring sa Sorsogon, Albay o Catanduanes. Pagdating ng Linggo, unti-unti na yang magre-recurve o magbabago ng direksyon palayo sa lupa. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa halos buong Visayas, Southern at Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo sa Caraga Region. May matitinding ulan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa pagsapit ng Linggo. Mas marami ng pag-ulan sa Luzon, halos buong Luzon. Malalakas na ulan ang mararanasan kaya maging handa po sa pagbaha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, maulan bukas lalo sa hapon pero posibleng mas matitindi at malawakan ng ulan sa Linggo. Ingat po, mga kapuso! Biyahing Brunei at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na Linggo. Kabilang sa agenda, pagbibigay talumpati sa isang security forum at pakipag-usap sa mga lider ng Singapore. Narito ang aking pagtuto. Magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa isang mahalagang pagpupulong sa Singapore, ang Shangri-La Dialogue, isang taunang Defense and Security Forum kung saan tinatalakay ang mga importanteng isyu pang seguridad sa mundo. Si Pangulong Marcos ang keynote speaker sa pagtitipon na dadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa, kabilang ang China. It will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and how and what we are advocating for. Makakapulong din ng Pangulo sina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong. Bago nito, magsasagawa ang Pangulo ng 2 araw na state visit sa Brunei Darussalam simula sa Martes. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa isang business forum kung saan naroon ang malalaking negosyante ng Brunei. This state visit is in line with the President's commitment to continue exploring avenues for economic growth and job opportunities for Filipinos as the business forum is aimed to boost trade and investments into the country. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pinayagang makalaya mula sa kustodiya ng Senado sina Picoy Santiago at Jonathan Morales na cited in contempt kaugnay ng PIDEA leaks hearing. Ayon po kay Senate President Cheese Escudero, hiniling ang pagpapalaya ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahil naka-recess ang Senado. Nitong Lunes lang, pina-cite in contempt sina Santiago at Morales matapos nilang magkainitan ni Senador Jinggoy at Senador Bato. Lalong nangangamba ngayon ang ilang mangisda sa Masinloc, Zambales dahil sa utos ng China na hulihin ang mga hindi Chinong papasok sa itinuturing nilang border ng dagat. Nakatutok si Oscar Oida. Nanginginig at mangiyak-ngiyak nang humarap sa public consultation ng Kamara ang mangiisda mula Masinloc, Zambales na si Noli de los Santos. Dati-rati, sagana raw silang nakapangingisda sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero naging imposible na raw ito simula nang magipit ang mga nakabantay na Chino sa lugar. Ang sabi ko sa mga anak ko, into muna kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang ito sa luha. Dinadaan ko na lang ito sa inyo dahil... Kaya tanong niya sa mga kinauukulan. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po.
Diretsa po ang sinasabi ko, sasaluobin ko po, diretsa po ako. Wala, huwag po kayong sumama sa amin kami maging isda. Dahil sinasabi ko lang po ang saluobin namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Kwento pa ng ilang mangisda, nawawater cannon din daw sila. Naranasan ding maagawan ng huli. Kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Lalo pa raw sila nabalot ng agam-agam na yung nagbabana ng order ang China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga papasok ng South China Sea simula June 15. Kaya po yun ang kinakatakutan ko po, na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamamayan. Protection din ang apila ng grupong bigis ng mangingisda na dumalo sa isang photo exhibit at video launch sa UP College of Law kanina. Panawagan nila, samaan sila ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapag nangingisda. Ipinakita pa ng mangingisdang si Eddie Edora ang mga bakas ng sugat sa kanyang mga binti at talampakan nang palakarin daw siya at kanyang mga kasama ng mga Chino sa mga koral. Dahil yung kuras na matatalas, kapag paglakad ko pong ganun, bumabaon po hanggang dito. Kaya hinuhugot ko, opo, hinuhugot ko pong ganyan unti-unti. Panukala ng ilang kongresista, bigyan ng mas malalaking barko na magagamit ang mga mangisda. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mangisda na malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo manging isda na makikita natin na kung saan yung maraming isda. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Posible magtaas ulit ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 55 sentimo ang inaasahan dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Hanggang 60 sentimo naman sa kerosene. Pati gasolina na nag-rollback nitong Martes, posible rin magtaas presyo ng hanggang 65 sentimo kada litro. Ayon po yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Kabilang daw sa mga nakaapekto sa presyo ng langis ang production cut ng mga bansang kabilang sa OPEC Plus at mas malakas sa dolyar. Posible pong madagdagan pa ang mga pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sa Paris naman, pinasinayaan na ang podium na tutuntungan ng mga medalist na inspired sa Eiffel Tower. At Nakatutok si JP Soriano. Sa harap ng pamosong Eiffel Tower pa mismo pinasinayaan ang mga podium na gagamitin sa 2024 Paris Olympics. At bakit hindi? Lalo't inspired ng Eiffel Tower ang metallic lace o mga linyang disenyo sa harap ng podium. Ang kulay gray namang step na tuntungan ng mga medalist, homage sa mga zinc roof ng Paris. Pero higit sa disenyo ay ipinagmalaki ng organizers na gawa ito sa mga recycled na material. Sa Pilipinas, tutok sa paghahanda ang Philippine Olympic Committee mahigit 2 buwan bago ang pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, 12 na ang kinatawa ng Pilipinas na opisyal na pasok sa 2024 Paris Olympics. Latest ang pambato natin sa fencing. Magagaling po tayo mga Pinoy and I'm very grateful po and very blessed po. Even before po, naniniwala po talaga ako na may mga mapapadala po tayong fencers sa Paris. Pero posibleng madagdagan pa sila. Mayroong hindi ina-announce na pasok na. Like skateboarding, judo, golf. May mga madaragdag din daw na Pinoy boxers at posible ring madagdagan ang pambato sa athletics. Yan ang maraming bubulusok. Minimum of 4, maximum of 7 in athletics.
Dahil sa universality rule ng Olympics, dalawang Pinoy swimmers at dalawang Pinoy bikers ang makakapasok din sa Olympics. Dahil naman sa reallocation rule, inaasahan ding may Pinoy na makakapasok sa taekwondo at shooting. Kaya posibleng ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa Olympics na bibigyan ng send-off sa June 21. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ginawaran ng Icon of Media Excellence Award si Kapuso veteran journalist Jessica Soho sa Dubai, UAE kamakailan. Sa ika-apat na taon ng Global Filipino Icon Awards, kinilala nila ang ambag ni Soho sa larangan ng pamahayag. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat ang Philippines' most awarded broadcast journalist. Binigyang pagkilala rin niya ang mga OFW at mga global Pinoy na anya'y mga tunay na bayani dahil sa kanilang kadakilaan, sakripisyo at tulong na ibinibigay sa Pilipinas. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado ayon kay Senador Bato de la Rosa. May foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugo naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Subiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng session. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si Nooy Senate President Mig Zubiri. Dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID-infected individuals or those that have contagious diseases. COVID, TB, Ebola. You know, pagkaganyan, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us, and he joined us last Wednesday, to be very fair about it. He did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. I just want to let you, to inform the body, you know, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namagayong pa eh. Alam ni Majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem para sa bayan. During our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitsa ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung artista, sumama ang loob nila Rubin Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon ang nag-start yung I am not trying to fend off yung mga kwana, yung pagsisisi na sa akin sisisi. Kung yan ang tingin nila na yung PDLX din sobiet kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-trigger uli itong pag-alis kay Senator Meigs
nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ang pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, sabay sa excitement ng crowd, full of confidence and energy ding, nag-host sa coronation night ng Miss Universe Philippines sina Alden Richards at Gabby Garcia. Pinusuan at pinag-usapan din yan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. MOA Arena! Universe! Ibang level ng confidence ang ipinakita ni Gabby Garcia sa kanyang first time na pag-host ng Miss Universe Philippines. Angat na angat ang hosting skills ng Sparkle Star na umani ng positive reviews mula sa netizens. Napawaw din ang netizens sa limang evening gown changes at syempre ang energy na kailangan niyang ibigay. Amazing women! Naging sulit naman daw sa huli. I didn't really expect for it to turn out like that, but I made sure that I prepared for it. So it wasn't just, you know, me appearing there and just reading the whole script. It was me preparing days before. Pinusuan din ang picture nila ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Feeling ng maraming fans, passing the baton na raw ito at papasukin na ni Gabby ang pageantry. Pero ang sagot ni Gabby, it's complicated. I saw that also. Dahil dun sa frustration ng dream ko, naging host ako bigla ng Miss Universe. I super want talaga, ever since I was a kid, and I've been very, very vocal about it. Nagpapasalamat naman si Alden Richards sa ikalawang pagkakataon na makapag-host ng isa sa pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Full circle daw ito para sa kanya dahil sa pageantry din siya nagsimula. I really enjoyed hosting Miss Universe Philippines even last year. And it's a different experience, you know. Tas kasama ko pa yung dalawang co-host ko, which is si Arbony and Jeannie Mai, na talagang nadala nila ako. Talaga namang high energy ang ibinigay ni Asia's multimedia star that night. Pabanga! Bagay na pinuri at ikinatuwa ng netizens. Napipikon ka ba doon sa movie? Hindi, actually kinokollect ko siya. Kinocompile ko po siya. Hindi, pero natatawa lang akong panoorin kasi parang halos ganun din naman yung delivery ko before. Ang laki kasi ng MOA Arena, so I really had to. And then the fans are there screaming. Gusto kong sabayan yung excitement nila. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga Kapuso! Miss Vicky, Ivan, Emil. Thank you, Iya. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend sa atin. Nakaraos na naman yes. Isang linggo. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.